Paunawa, ang dokumentaryong ito ay base sa mga pagsasaliksik at sa aktwal na panayam sa mga katutubong Blaan at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa sining, kultura, kalinangan at sosyo-ekonomiko ng mga katutubo sa Pilipinas. Ito ay sangalan ng 110 katutubong grupo natin sa bansa na hanggang sa kasalukuyang panahon, 22 taon makalipas sa maisabatas ang Indigenous Peoples' Rights Act, isang landmark law, ay nananatili pa ring nakikipaglaban para sa kanilang karapatang pangkultura at sa kanilang minanang lupain. Inihahandog ng Aguira-Sulanting Clan Ancestral Land Resources and Management Incorporated sa pakikipagtulungan ng Consultancy Office of Colonel Raimundo Liwag, Health and Travel at Serbisyo Publiko, kasama ang inyong tagapagsalaysay, Jules Giang, Fasakah Tana, Minanang Lupain. Sato, Edad Blaan, ang mga Blaan. Lupang pangako kung ituring ang ikalawang pinakamalaking isla ng Pilipinas, ang Mindanao, na may lawak na 97,530 square kilometers. Sa gitnang rehiyon nito, ang Central Mindanao, matatagpuan ang mayamang kabundukan, malinis na mga ilog at talon, mabungang mga lupain, at mabiyayang karagatan na nagsasama-sama at bumuo sa mga lalawigan ng South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos City o ang Soksargen. Dito nag-ugat at yumabong ang mga katutubong ubo, teruray, tiboli at mga Blaan. Sa loob ng mahabang panahon, tahimik silang nakipamuhay sa mga Muslim at iba pang katutubong grupo na nasa karatig lalawigan lamang katulad ng mga Manobo, Bagobo, Mandaya at iba pa. Batay sa pinakahuling pag-aaral ng mga antropologo, kasama ng ikalawang grupo ng mga taong dumating sa ating kapuluan ang mga Blaan na mula sa Indonesia o sa Malaysia. Tinatayang nasa pagitan ito ng 12,000 hanggang 15,000 taon at sa pamamagitan ng paggamit ng mga bangka bilang transportasyon. At napadpad at nanirahan sila sa kapatagan at kabundukan ng kasalukuyang Soksargen. Sa katunayan, ang pangalan ng mga barangay sa General Santos City ang patunay sa mga ito. Ang Barangay Lagaw ay hangus salitang Blaan na Algaw na tawag sa isang uri ng punong kahoy. Ang Barangay Buwayan ay mula sa hayop na buwaya na naglipa na noon sa lugar, at habang sagradong lugar naman ang Barangay Apopong. Sa pagtatapos ng 19 na siglo, bantog sa buong Banwa Amganga, sinaunang pangalan ng General Santos City ang pangalang Tame Kafiali dahil sa kahusayan sa pamamaraan ng pakikipaglaban at pamumuno. Binibigyang proteksyon niya ang mga Blaan at iba pang katutubong naninirahan sa mga baybayin, kalupaan at kabundukan ng Central Mindanao mula sa nooy agresibong pananakop ng mga Muslim mula sa Sulu. Ayon sa kwentong napagsalin-salin na, minsan ay hinamon si Tame Kafialit ng isang datong Muslim na makipaglaban na ang premyo ay ang pamumuno sa baybayin ng Sarangani Bay at kabuuan ng Banwa Amganga. Nagkaroon ng paglalaban sa pagitan ng dalawa at sa kauna-unahang pagkakataon ay natalo ang magiting na mandirigmang Blaan. Bagamat hindi napatay, siya ay mahimbing na nakatulog. Napanaginipan niya ang isang batang nagsasabi sa kanyang magbangon at agad na bawiin ang lupang aniya ay itinadhana para sa kanya na ang sakop na lawak ay kung saan sumisikat at lumulubog ang araw. Sa paggabay ng mga diwata, muling nakabalik at nabawi ni Tame Kafialit ang kanilang lupain. Nakapag-asawa siya ng dalagang taga dito. Nagbunga ng isang anak ang kanilang pag-aasawa, si Gira, na ang pangalan ay kasing kahulugan ng kanyang ama, isang mandirigma.
Napangasawa ni Gira Sinayon at nagkaroon sila ng 5 supling, sina Malatin, Dayon, Tando, Melon at May. Ang anak naman ni Sol na si Sol Sulanting na naninirahan din sa nasabing lugar ay napangasawa si Dayon. At doon nagsimula ang pag-iisang dugo ng mga Aguira at Sulanting at pagiging isang pamilya. 10 ang naging bunga ng pag-iibigan ni Sol at Dayon, pero 8 lamang ang nabuhay. Sina Jose, Andrea, Tula, Chahab, Manis, Edmar, Minhad at Carmen. 11 naman ang naging kabuuang anak ng magkakapatid na Malatin, Tando at Melon Aguira. Solong anak ni Malatin si Manuel. 7 naman ang anak ni Tando, sina Magno, Dalimboy, Ned, Sisang, Conchin, Siang at Lucas. Habang 4 naman ang anak ni Melon na napangasawa si Kale Lumbos, sina Consuy, Liwan, Patinyo at Notan. May 5 at 6 na lamang ang mga natitirang buhay sa 2nd henerasyon ng pamilya Aguira at Sulanting na siyang bumubuo sa kasalukuyang Council of Elders. Sa pagbabalik-tanaw ng mga nakatatandang miyembro ng Aguira at Sulanting clan, naalala nila ang lugar kung saan sila malayang naglalaro noong sila'y mga bata pa. Ano, tubig-tubigan, tumbang preso, yun yung winter sa tabing dagat din naglalaro. Walang problema na lang yung sa damitan, wala. Ano, ubad, naghan, sablay, pagkatakot, iba yun. Yung maliit pa kami, naghuhuli kami ng yung parang alimango, klulay, siya bilang klulay. Pero maliit yan siya. Yung lastiko, yung tina, ano ba, ilibig sa lupa, tapos natuhog, yan ang panalo. Patsamba-tsamba lang kung matuhog mo ang mga lastiko. Taong 1899, nagtapos ang 333 taong paghahari ng bansang Espanya sa Pilipinas. Ngunit agad na pumalit sa loob ng 47 taon ang Estados Unidos hanggang 1941. Sa loob lamang ng 5 taon hanggang 1946, napasailalim tayo sa Japanese Imperial at napasali sa 2nd digma ang pandaigdig na hindi naman natin digmaan. Mga 6 taon na ako yung timpong gira na yun. Kaya alam ko na yun pag bakwit namin ba. Doon kami sa Spang ng bakwit. Yan ang lugar sa mga Blaan ngayon sa Spang. Sa kaalaman ng mga inosenteng Blaan, sa pagkakaibigang iyon, magsisimula ang kalbaryo sa kanilang buhay. Alwa, Kagka idadto Blaan, kalagayan ng mga Blaan. Katulad ng iba pang katutubo sa Pilipinas, kaugnay ng kalikasan ang mga Blaan. Bilang pinagmula ng buhay, sila ay magkaugnay. Kaya tinatawag ang pamayanan ng mga Blaan bilang Atlu, Faglot Didwata, o mayroong kaluluwa, kultura at kalinangan. Simple lamang ang pamumuhay ng mga Blaan. Masaya silang makakain sama-sama ang buong pamilya, makapagbigay sa kanilang kapwa ng lumalabi sa kanilang pangangailangan at makapag-alay sa kanilang mga diwata at mga ninuno na lubos nilang pinahahalagahan. Idinedeklara ng mga Dadganlal, Dadtulabo at Dadfulong ang mga teritoryong nasasakop ng bawat angka ng mga Blaan base sa napili nitong maging tahanan o taniman. Katulad ng mga Aguira-Sulanting na lumagos sa nooy kilala bilang Purokwal Banwa Amganga o ang kasalukuyang General Santos City. Ang banwa o pamayanan ay pinamumunuan ng isang datu o tribal chieftain na numero unong magtatanggol sa sakop na teritoryo, nagbibigay ng mga payo, tagapag-ayos ng mga kaguluhan at nagsisilbing simbolo at inspirasyon sa kanyang nasasakupan. Katulad ng magiting na mandirigmang Tame Kafiali, ang pinagmulang ninuno ng mga Aguira at Sulanting. Pinapayagan ang mga lalaking Blaan na magkaroon ng maraming asawa upang mapadami ang anak ng mga lalaki, habang ang mga babae naman ay kailangan magsilbi at sumunod sa kanyang asawa. Kasi sa amin kasi, karamihan kasi maraming mga anak. Para daw yung mga lahi namin, maraming daw.
Inaareglo ng mga magulang ng lalaki at babae ang pag-aasawa ng mga nasahustong gulang ng mga Blaan, kung saan ang pamilya ng lalaking Blaan ay nag-aalay ng sunggod o dowry, depende sa hihilingin ng pamilya ng babae. Pagpunta niya doon sa kay mama ko, ang humingi ng sunggod si mama ko isang karabaw. Dowry. Ibigay din niya ng mga magulang niya isang karabaw. At saka na pagligaw niya sa akin yan, nagdala lang siyang isang manok na native at saka mga palay na isang sako ng palay. Yun talaga ang ugali ng mga Blaan noon. Nauna ang pagbigay. May sariling batas pang katarungan ang mga Blaan. Tinatawag itong kasfala, kung saan ang paghuhusga sa may sala ay sa pamamagitan ng mga diwata. Sa pamamaraang skalot, ang kamay ng inaakusahan at nag-aakusa ay kapwa ilalagay sa mainit na tubig. Ang sinumang mapasok sa dalawa ay siyang may pagkakasala dahil binibigyan proteksyon ng mga diwata ang inosente. Habang sa sasulif naman ay ang paglulublob sa umaagos na ilog sa paniniwala at nasaksihan ng mga Blaan. Ang taong walang kasalanan kapag ang mukha niya ay nilublob sa tubig, hindi papasukan ng buhangin ang kanyang ilong at hindi tatamaan ang kanyang mukha ng mga batong kasabay na umaagos ng tubig na siya namang kabaliktaran ng taong may pagkakasala. Kapwa ginagawa ang kasfala ng mga nakatatanda sa pamayanan o bahagi ng Council of Elders. Isa pang pagkakakilanlan ng mga Blaan ay kasuotan nitong saulagi at salwal sa mga kalalakihan, habang saul, sla at dafin sa kababaihan. Sa pagtugtog ng kanilang mga kagamitang pangmusika, maririnig ang kalansing ng galing o malasinturong punong-puno ng mga maliliit na brass bell rings na ang tunog ay malaawit sa pandinig, lalong-lalo na kapag isinasagawa ang indak na maral. Isang sayaw ukol sa trabaho sa bukid at pasasalamat sa kanilang mga diwata. Mataas ang pagbibigay halaga ng mga Blaan sa kanilang mga nakatatanda at magulang o ang safa, mula habang ito ay nabubuhay hanggang sa kanyang kamatayan. Para sa mga Blaan, ang isang namayapa ay dapat na ilibing sa bakura ng kanyang sariling lupain. Ang Agira at Sulanting ay mayroong sagradong libingan ng kanilang mga ninuno at kamag-anakan. Hindi pwedeng mailibing dito ang isang hindi kabilang sa kanilang angkan. Kung hindi, ay magagalit ang mga kaluluwa at ng mga nauna at hindi matatahimik. Noong July 22, 2019, ipinagdiwang ng General Santos City ang 5th edisyon ng Blaan Day na sinimulan noong taong 2015 sa pamumuno ni Mayor Ronel Rivera. Isa itong special non-working holiday sa buong lungsod upang bigyang pagpapahalaga ang mga katutubong Blaan ng pamahalang lokal at nasyonal. Ipinamalas sa mga mag-aaral ng elementarya hanggang sekundarya ng 8 barangay ang makulay, makahulugan at makasaysayang sayaw ng mga Blaan. Ang Barangay Tambler. Barangay Upper Labay. Barangay Bawing.
Barangay Tinagakan. Barangay Labangal. Barangay San Jose. Barangay Sinawal. Barangay Konel. Nauna rito, ibinida sa isang shopping mall sa downtown General Santos City ang ilang likhang sining ng Blaan artist na si Theo Talon na nagpapakita ng damdamin, pangarap, inspirasyon, hinahangad at ukol sa kinabukasan ng mga Blaan. Damdam din ng kanyang mga obra ang malikhaing pakikipaglaban. Nawa ay pumasok ito sa puso at kaisipan ng mga higit na kababatang Blaan. Gusto po namin ma-exercise yung aming mga tradisyon, culture and tradition. Dahil po, mulat sa pool na pag hindi namin ma-exercise yun, mawala at mawawala yan. Ngunit, ang napakaganda at makulay na kalinangan ng mga katutubong Blaan ay malayo sa antas ng kanilang buhay. Bagamat naunang nanirahan sa General Santos City at nagmamay-ari ng mga malalawak na lupain, sila ngayon ay kabilang sa pinakamahihirap na sektor sa lungsod. Walang maayos na tirahan, karamihan ay walang mga trabaho, at mabibilang sa mga daliri ang nakapagtapos ng elementarya. Naaalala pa ni Elder Carmen Sulanting Bacus at Elder Alicia Sulanting Fiang kung paano ang kanilang pamumuhay noon at ngayon. Siya ang nag-uling, ilagay nila sa sako. Pagkatapos ng ilagay sa sako, ilagay namin sa karito namin. Alas dos na malapit na umaga, lalakad na kami pupunta sa Jinsan na doon ipagbili namin yun tag 50 centavos. Mahirap, uy! Ay puro kamuting kinakain! Minsan makakain kami ng bigas isang araw, dalawang bisis lang. Minsan ang iba nakagraduate lang grade 6 dahil wala naman kami. Isaan kami kukuha. Ang iba nakagraduate to high school. Ang ilan lang trabaho ng tatay nila, nagpanday lang. Ang kalagayan ng mga Blaan ay hindi nalalayo sa kabuuang kalagayan ng iba pang mga katutubong grupo sa buong bansa na larawan ng pang-aapi, pang-aabuso, diskriminasyon at sadlak sa kahirapan.
ayon sa pinakahuling survey ng Philippine Statistics Authority sa ilalim ng Metagora Project 7, 41% ng tinatayang 16 milyong katutubo o 4 sa bawat 10 katutubo ang nakaranas ng diskriminasyon at pang-aabuso sa kanilang karapatan. Sa mismong datos ng National Anti-Poverty Commission, ang mga magsasaka, mangingisda at mga katutubo ang 10 pinakamahihirap na sektor sa lipunang Pilipino na nasa higit kumulang 34%. Sa tingin ko po, nang dahil po sa lack of education din, pag mag-a-apply sila ng trabaho, wala namang kukuha sa kanila dahil yung iba naman, yung mga kababayan po natin na pag mayroong isa kasakong bigas dyan, yun ang ugali kasi ng iba. Pag hindi pa naubos yan, hindi pa sila magtrabaho. Yun ang mga ugali ng mga ibang katutubo. Pero pag naubos na yun, saka naman maghahanap ng ano. Ngunit maaaring hindi nagkaganito ang buhay ng mga Aguira-Sulanting kung napangalagaan lamang sana nila ang kanilang minanang lupain at hindi sinamantala ng mga nakapag-aral. 3. Akgagu Edad Klad Tana, Kasaysayan ng Pangangamkam. Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, isa sa mga ipinatupad nilang dekreto ang regalian doctrine o jura regalia na patungkol sa lupa. Ayon sa doktrinang ito, ang lahat ng lupa ay pag-aari ng King of Spain at siya lamang o kanyang kinatawan at ang pamahalaan ang may karapatang magkaloob ng lupa sa isang individual o institusyon katulad ng simbahan. Kung kaya, ang lupang walang titulo ay pag-aari ng hari ng Espanya at ng pamahalaan o itinuturing bilang mga pampublikong lupain. Matatandaan, libu-libong taon bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, hindi kinakailangan ng papeles sa pagmamay-ari ng lupa sa respetong mayroon ang bawat banwa. Alam nila ang hangganan ng kanilang mga teritoryo o kaya na may pinagtatalunan sa mapatas na labanan kung saan kinikilala ng Maginoo ang pagkatalo. Ngunit, nahirapan ang mga Kastila na mapasok ang malaking bahagi ng Mindanao, partikular ang gitnang bahagi kung saan naroroon ang Banwa Amganga o ang ngayon ngay General Santos City. Sa pagpasok ng mga Amerikano sa ating sistemang panglipunan, ipinatupad nila ang mga sumusunod na batas na nag-aalis ng karapatan sa mga Blaan na pagmamay-ari sa mga minanang katutubong lupain. Ang Land Registration Act of 1902 kung saan binuksan sa kahit kanino mang may kakayahang magbayad at magparehistro ang pagmamay-ari sa mga lupain. Problema ito sa mga Blaan dahil karamihan sa kanila ay hindi nakatungtong sa paaralan o kaya hanggang elementarya lamang ang narating. Kaya hindi nila alam ang mga gagawin para sa mga pagpapatala. Sumunod na naging dagdag pasakit ang ipinatupad na homestead system noong taong 1903 kung saan binigyang karapatan ang mga kasalukuyang naninirahan sa mga tiwangwang na lupain upang kanila itong ariin. Ang mga Kristiyano ay maaaring kumuha ng lupa hanggang 16 na hektarya habang limitado sa 10 hektarya lamang sa mga Muslim at ibang mga katutubo kabilang ang mga Blaan. Sinundan ito ng cadastral survey noong taong 1910 kung saan ipinag-utos ang pagsasagawa ng isang survey bago ang pagpapatitulo. Sa kakapusan ng perang panustos, hindi nakapagpa-survey ng kanilang lupain ang mga Blaan na sinamantala ng mga may pera. Ang mga lupang pagmamay-ari ng mga Blaan ay pinasurvey sa kanilang mga pangalan at mga kamag-anakan. Taong 1930 naman nang isabatas ang Act No. 2254 kung saan binuksan sa mga nais manirahan ang Glan Sarangani. Alinsunod naman sa Proclamation No. 121 o ang kilala bilang General Stimson Proclamation of 1927, binuksan sa mga dayuhan ang pagrenta o pagmamay-ari ng mga lupang nasa ilalim ng homestead system. Lalong lumawak ang taniman ng mga commercial crops na katulad ng saging at tuluyang pagkawala ng mga lupain sa mga Blaan. Taong 1939, ganap na naisabatas ang Commonwealth Act No. 441 o ang pagtatayo ng National Land Settlement Administration at isa sa mga binuksang settlement area ang bahagi ng Lagao hanggang sa Coronadal. Sa pangunguna ni General Paulino Torres Santos Sr. sa kain ng SS Basilan,
ay dumating sa lupain ng mga Blaan ang 200 preso mula sa New Bilibid Prison at nagsimulang manirahan dito. Napilitang lumikas ang mga Blaan at iba pang katutubo. Itinaboy sila paakyat ng kabundukan, ang kinatatakutan at iniiwasang lugar ng Bulol Amtutong o ang kasalukuyang Mount Matutong, isang aktibong bulkan, ay kanilang pinagtiisang tirhan. Nawalan sila ng tahanan, nawalan sila ng lupang sakahan. Ngunit sa isang banda, masasabing nakabuti rin sa mga Blaan ang ginawang pagtataboy sa kanila. Sa pagputok ng World War II, nasakop ng Japanese Imperial Forces ang kabuuang bahagi ng Pilipinas. Dahil abala sa digmaan, hindi nito nabigyang pansin ang mga lupain ng mga katutubo, bagamat ginawa silang alipin bilang mga kusinero at tagapaglinis ng bahay at mga kulungan. Matapos ang gera, muling tinutukan ng pamahalaan ang pagbubukas ng mga lupaing panirahan sa Mindanao upang makabawas ng populasyon sa kalakhang Maynila, na dumaranas ng matinding kagutuman sa pamamagitan ng Quirino-Recto Colonization Act of 1955. Nadama din ng mga Blaan ang hagupit ng martial law noong 1972. Sila ay pinagbintangang mga rebelde, kung kaya't marami ang pinapaslang na walang pagkakasala ng mga private armies na hinayaang mamayagpag noong mga panahong iyon, katulad ng Ilagagang na binubuo ng mga Ilonggo. Matapos ang mahigit siyam na dekada ng kadiliman at pakikibaka, ang matagal na dinadaing ng mga Blaan, tiboli, ubo at teruray sa kanilang Diyos at mga ninuno ay nagkaroon ng katagunan. October 29, 1997 ay opisyal na naging batas ang Indigenous Peoples' Rights Act o Republic Act No. 8371. Nakalusot ito sa Kongreso sa kabila ng matinding pagtutol ng mga hasindero. Fight, Aktarag di Tana, Laban para sa Lupa. Matapos ang EDSA People Power of 1986, unti-unting lumakas ang panawagan para sa isang komprehensibong batas para sa mga katutubo. Sa 8th Congress, nagsumite ang mga senador na sina Joseph Estrada, Santa Nina Rasul, at Alberto Romulo ng panukala ukol sa ancestral domain, ngunit hindi nabigyang pansin. Sumubok muli sina Senador Rasul at Gloria Macapagal Arroyo sa 9th Congress, ngunit hindi rin ito tuluyang umusad. Sa gitna ng matinding lobbying at pressure sa pagsusulong ni Senador Juan M. Flavier, ay nakalusot sa 10th Congress ang Indigenous People's Rights Act o Republic Act No. 8371 na tinawag na isang landmark legislation. Dahil ayon sa mga tagapagsulong ng batas, itinama nito ang kamaliang nagawa ng pamahalaan sa mga katutubong Filipino simula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa bago na isabatas ang IPRA. Pinagkalooban din ng tinatawag na Four Bundles of Rights ang mga katutubo, kabilang ang Ancestral Domains and Lands, Self-Governance and Empowerment, Social Justice and Human Rights, at Cultural Integrity. Alam mo, sir, mas mapasalamat ako may IPRA. Kasi kung walang IPRA, wala talaga yung itong lumahal na Blaan, sir. Mawawala rin yung mga karapatan ng mga tribo namin. Anim na taon matapos maisabatas ang IPRA, naghain ng aplikasyon para sa Certificate of Ancestral Domain Claim ang Aguira-Sulanting Clan sa NCIP Region 12 sa Coronadal City. Noong 2003, nagsimula po kami nag-claim kasi sa IPRA law, may karapatan kaming i-claim yung lupa namin. Ang ginawa namin noon, sa umpisa po ng pagka-claim, ay inayos namin yung mga elders. May lawak na 3,248 hektarya ang ancestral land claim ng Aguira-Sulanting Clan, sakop ang bahagi ng Barangay Tambler, Bawing at San Jose sa General Santos City. Kami lang yung mga pamilya dyan, ulang tao dito yung una. Kami lang. Sabi ni Lula noon, itong lupa na ito na minuno sa lulo ninyo, sa amin talaga ito na ang hiningi namin sa inyo, huwag niyo iwanan ito na kung mamatay ako, sabi niya, huwag niyo iwanan itong kuan.
kung dati-rati ay malaya nilang napapasok ang lupang pagmamay-ari ng kanilang mga ninuno, sa pagdaan ng panahon, ang mga Blaan na buhat sa Agira at Sulanting clans ay naging mga squatter na lamang sa kanilang sariling lupain. Oh, yung magdating ng mga ranzo, hindi na kami makapasok doon. May security naman sila. Pinagbawal na magpasok. Gaya ng area ng papa ko, nang hiniram lang yun ni Juan, Captain Aguilar, ngayon hindi nakakapasok dyan. Kay bawal na, kaya dahil sabi niya sa kanya na daw yan. Pagpasok nila dyan sa kay Gutierrez, mayroon na binaril. Hindi tumagos ang bala. Alam ng polis, so, kakampi man, lahat ng mga polis dyan, sa kanila yung lahat eh. Wala sa amin dyan. Batay sa salaysay ng mga Council of Elders na kanilang isinumite sa NCIP Region 12, ang higit 3,000 hektaryang lupain ng mga Aguira-Sulanting ay taniman ng alfo, agulblaan, kasila, kasilakayo, kilong at sari-saring mga gulay. Nangangaso at nag-aalaga din sila ng hayop sa malawak na lupain. Taong 1925 nang dumating sa kanilang lupain si Colonel Dionisio Gutierrez. Magiliw at mabait di umano ito sa mga katutubo. Kaya nang isailalim niya sa pasture lease ang lupain ina Sol at Dayon, ay wala itong naging mga pagtanggi. Dala ng malaking respeto at paniniwala sa sinasabi ng itinuring na kaibigan. Sa pagkamatay ni Gutierrez, nailipat ang rancho kina Alberto Olarte, dating Mayor Antonio Acharon, Captain Arturo Aguilar at kay Avelina Rosales. Ang bahagi ni Rosales ay inilipat niya kay Esteban Chu, isang Chinese-Filipino, na inilipat naman kay Rodrigo Rivera na siyang ama ng kasalukuyang alkalde ng General Santos City, si Mayor Ronel Chua Rivera. Akma ang kanilang kwento sa opisyal na record ng Department of Environment and Natural Resources na mayroon ngang Forest Land Grazing Management Agreement o Forest Land Grazing Lease Agreements. Ang FLGMA number 2006-3-31-004, Bawing Cattle Ranch Incorporated. FLGMA number 2005-12-16-001, William Dionisio Gutierrez. FLGLA number 85, Angelina Acharon. FLGMA number 2006-003, Rodrigo Rivera. Lumabas sa mismong pagsisiyasat ng Centro General Santos City noong 2009 nang apat na nabanggit na mga pasture leases ay lumabag sa alituntunin at panuntunang itinakda ng DENR Administrative Order number 99-36 o ang Revised Rules and Regulations Governing the Administration, Management, Development and Disposition of Forest Lands Used for Grazing Purposes at inirekomenda ang kanselasyon ng mga kasunduan. 10 taon matapos ang rekomendasyon, nananatili pa rin ang mga rancho, naharangan ng mga konkretong bakod at bantay sarado sa mga tunay na may-ari nito. Sa isa pang fact-finding investigation report na ipinag-utos ni dating DENR Secretary Ramon J.P. Pahe na pag-alaman na mayroong mga titulong na ibigay sa loob ng mga grazing agreements at mga group settlement surveys gayong nananatiling timberland ang klasifikasyon ng lupa dito. Sa sulat na ipinadala ng DENR Region 12 noong 2018, ipinaalam ito sa Aguira-Sulanting Clan na sa libo-libong titulong iniimbestigahan, 123 ang naisampana sa hukuman sa General Santos City, 436 ang nasa Office of the Solicitor General, habang 1,315 ang mayroon ng reklamo at halos 4,000 pa ang patuloy na iniimbestigahan ng ahensya. Samantala, ang aplikasyon sa NCIP Region 12 ng Aguira-Sulanting Clan ay hindi umusad ayon na rin sa mismong memorandum report na isinumiten ni Ms. Mirna Garcia, Provincial Officer of South Cotabato noong July 26, 2017. Ito ay dahil sa kawalan ng tinatawag na conflict resolution mula sa 7 clan claimants na may kanya-kanyang aplikasyon sa bahagi ng kabuuang ancestral land na pagmamay-ari ng mga Aguira-Sulanting. May aplikasyon ang Palalisan Mangilay Tande Clan sa mga pasture leases ni Solita de Jesus Sunglao, Pablo Sunglao, Adan de las Marias Ranch at Angelina Viuda de Acharon Ranch. Gayun din ang Ukas Lintang Gutierrez Clan sa rancho ni Dionisio Gutierrez Jr.
Ang Gapo Clan naman ay ang ranchong nasasakop ni Arturo Aguilar, habang ang Galaw Clan ay ang rancho ni Nazario B. Quinto at ang Kalataw Clan naman ay ang Antonio at Charon Ranch. Sa ilang pagkakataon ay pinagkausap ng NCIP ang mga clan claimants, ngunit walang nabuong kasunduan sa kani-kanilang pagitan. Naiakyat na ito sa NCIP main office, ngunit ayon sa Memorandum Order No. 920 dated September 27, 2018, ibinalik ito sa regional office at mananatiling suspendido ang pagproseso ng ancestral land title habang wala pang nabubuong kasunduan sa pagitan ng mga clan claimants. Ang sa amin po kasi, ang gusto naming mangyari ay establish muna namin na sana ang NCIP ay mag-decide at magbigay ng kanilang decision kung sino talaga ang tunay na may-ari na itong malawak na lupain. Then kami naman sa clan namin, hindi naman kami sakim sa kung ano man ang aming pag-aari, ay kaya rin namin magbigay sa aming kapwa na mga katutubo. Ngunit, hindi namin maibigay yung kanilang gusto na kung ilang hektarya ang kanilang gusto ay yun ang ibibigay namin. Siyempre, iniisip din namin ang aming mga susunod na henerasyon. Hiniling natin sa NCIP Regional Office na mabigyan ng eksaktong estado ng aplikasyon ng Aguira-Sulanting. Ngunit tumanggi ang mga ito sa isang panayam at sinabing magsasalita na lamang sila sa tamang panahon at pagkakataon. Pero maliban sa agawan ng lupa ng iba pang anim na clan claimants, pinakamabigat na problema ng mga Aguira-Sulanting clan ang mga pribadong negosyo na may kontrol sa kanilang ancestral land. Sa NCIP validated ancestral land ng Aguira-Sulanting clan, nananatiling nakatayo at nagpapatuloy ang operasyon ng isang rancho na nauna nang nairekomenda ng Senro General Santos City na may mga paglabag sa alituntunin ng pasture lease regulations. Pumasok nga ito sa isang kasunduan sa isang Manila-based multinational energy company para sa pagtatayo ng isang solar energy facility. Ngunit nahinto matapos malaman ng mga investors na isa itong ancestral land. Mayroon ding nagtayo at operational na isang shipbuilding facility sa loob ng Minanang Lupain. May itinatayo ding isang high-end residential subdivision, ang isang malaking real estate company na nakabase sa Muntinlupa City, sa Klaw ang 35 hektaryang lupang pagmamayari ng Aguira-Sulanting Clan. Hindi naman tutol ang Aguira-Sulanting Clan sa pagkakaroon ng mga nabanggit na negosyo sa kanilang lungsod. Alam nilang ang karagdagang energy source ay magdudulot ng mas mababang presyo ng kuryente at ang bubuksang pribadong kumpanya ay nangangahulugan ng trabaho. Tanging hiling lamang ng Aguira-Sulanting Clan ay respeto sa kanilang Minanang Lupain at pagsunod sa FPIC o ang Free and Prior Informed Consent na itinatadhana ng IPRA. FPIC, the consensus of all members of the ICCs or IPs to be determined in accordance with their respective customary laws and practices, free from any external manipulation, interference, and coercion, and obtained after fully disclosing the intent and scope of the activity. Kanila itong inireklamo at inilaban sa NCIP Regional Office, ngunit mismo ang Regional Hearing Officer ng ahensya ang nagsabing nilagyan na ng Supreme Court ng hangganan ang saklaw ng kapangyarihan ng NCIP. Base sa mga naging desisyon nito. Ang tinutukoy ay ang magkasunod na naging desisyon ng Korte Suprema sa GR number 181284 noong October 20, 2015 at ang GR number 193964 noong December 2, 2015. Sa Loloy Unduran et al. Versus Ramon Aberasturi et al., sinabi ng kataas-taasang hukuman ng NCIP ay mayroon lamang kapangyarihan kapag ang mayroong pagtatalo ay isang katutubo sa kapwa kaparehong katutubo. Halimbawa ay Blaan sa kapwa Blaan lamang. Ngunit kapag may sangkot ng ibang katutubong grupo o pribadong individual o kumpanya, ito ay dapat na dumaan sa normal na proseso ng pagsasampa ng kaso sa korte at hindi sa NCIP. At sa Engineer Ben Lim versus Sulpicio Gamosa,
Pinawalang bisa ng Supreme Court ang Section 1 ng NCIP Administrative Circular No. 1, Series of 2014, na nagsasaad ng jurisdiction of the regional hearing officer is original and exclusive. Para sa Korte Suprema, expansion ito ng IPRA, na tanging Kongreso lamang ang may kapangyarihan at hindi ng NCIP, kahit pa ito ay isang quasi-judicial agency. Malaking pagkatalo ito ng NCIP at ng mga katutubo sa kabuuan. Karagdagang legal na rason di umano ang desisyon ng kataas-taasang hukuman upang patuloy na manghamkam ng mga minanang lupain ang mga malalaking kumpanya. Ayon sa ating source sa loob ng NCIP main office, hindi nagsampa ng anumang mosyon ang NCIP noong taong 2015, kung kaya't naging bahagi na ng batas ang mga nabanggit na desisyon. Sa ating paniniwala, judicial decision form part of the law of the land. Mahaba-habang panahon na ang paghihintay at pakikipaglaban ng mga Aguira-Sulanting para sa kanilang ancestral lands. Marami man ang setbacks na dumating at kanilang hinarap, katulad ng mga nanloko sa kanila, naranasang harassment at pananakot, at maging intimidasyon mula sa mga mayaman at may impluwensya. Hindi kailanman uurong ang angkan na natili sa kanila ang pag-asa at ang paniniwala na darating ang araw, ang batas ng IPRA ay magiging isang katotohanan sa kanila. Sakit talaga sa amin, ma'am. Natutulaga. Na sila ang nasinso sa amin mga lupa. Samantala kami, hanggang ngayon, 64 na edad ko, tinan mo ang ayos namin. Hanggang dyan lang ang kuhaan namin, makakaya namin. Lima, nun kafia fatan di Fasakah Tana, pag-asa sa minanang lupain. Sa kasalukuyan, mas masigasig ngayon ang Aguira-Sulanting Clan sa paglaban para sa kanilang ancestral land. Malaki ang nakikita nilang pag-asa sa pagdating sa kanilang buhay ni Colonel Raimundo Liwag, isang retiradong marine officer na nag-alok ng kanyang serbisyo sa angkan upang sila ay matulungan alinsunod sa kagustuhan ni Pangulong Digong Duterte na tuluyan ng maipagkaloob sa mga katutubong Blaan ang mga inagaw nilang minanang lupain. Hindi lingid sa Pangulo ang naging pakikibaka ng mga Blaan bilang siya mismo ay mula sa Mindanao. Lumaki ang problema dahil nagsimula rin sa sarili natin. Yun ang problema natin, kaaway natin sarili natin. Bakit ko nasabi yon? Kasi hindi nyo pinagtanggol eh. Ang nature natin dapat ipagtanggol natin. Magkama tayo yan, kahit mamatay tayo dito, basta importante, nakatayo tayo dito. Dapat ganoon. Pero hindi ko sinasabi na umanib kayo sa rebelde, ayaw natin ng ganoon, ayaw natin ng karahasan. Malaki ang kanilang nakikitang pag-asa, lalo pa't may bagong pamunuan ng NCIP, si Chairman Allen Capuyan, na hindi na bago sa pakikibaka ng mga katutubo. Dito lamang November 2018, pinangunahan mismo ni Pangulong Duterte ang distribusyon ng Certificates of Land Ownership Award sa mga katutubong atin ng Malay Aklan. Sakop ang higit kumulang 300 hektaryang lupain ng pamosong Boracay Island. Para sa interes ng mga nalalabing Council of Elders na nasa kanila ng durungawan at susunod na henerasyon ng kanilang angkan, bukas na ang Aguira-Sulanting Clan na kausapin ang iba pang clan claimants upang pare-parehong makamtan ang biyaya ng lupang kaloob ng kanilang mga diwata at ninuno. Sa pamamaraang naayon sa mga probisyon ng IPRA at iba pang kaugnay ng mga batas, handa na silang ilaban ang kanilang ancestral land mula sa mga kumuha nito sa kanilang mga ninuno. Likas na hindi madamot ang mga Blaan. Kamakailan nga lamang ay ipinaalam nito sa pamunuan ng Philippine National Police na handa nitong ipagkaloob bilang donasyon ang halos 20 hectares itong lupain na siyang kinaroroonan ng PNP Soxargen Regional Office. Handa rin itong ipagamit ang iba pa nitong lupain para sa solar power project, pagtayuan ng mga negosyo na malaki ang maitutulong sa lokal na ekonomiya, plantasyon ng mga prutas at komunidad ng mga Blaan, iba pang mga katutubo at mga Kristiyano na maaring mamuhay ng mapayapa at matahimik sa gitna ng pagkakaiba-iba. Hindi naman ito imposible. Mismong si Pope Francis, ang pinuno ng 1.3 bilyong Kristiyanong Katoliko sa buong mundo, ay nagpaalala
na dapat kilalanin at igalang ang karapatan ng mga katutubo sa mga lupang sa naman nilang pagmamay-ari. Sa naging pagtalakay natin sa mahaba-habang kasaysayan ng pangangamkam ng mga minanang lupain, masasabing malaki ang naging atraso mismo ng pamahalaan sa mga katutubo ng ating bansa. At isa lamang ang mga Blaan sa mga naging biktima. Bahagi ng kaugalian nating mga Filipino ang pagpapatawad sa mga nagagawang kamalian, lalo pa't humihingi ng formal na kapatawaran. Noong February 2008, sa isang makasaysayang yugto sa Australia, mapagkumbabang hiniling ni Nooy Prime Minister Kevin Rudd ang kapatawaran ng mga Aborigines, ang mga katutubo mula sa pinakamaliit na kontinente sa mundo, para sa kamaliang nagawa ng pamahalaan na nagdulot ng pasakit sa mga katutubo at mga mamamayan nito. Today we honor the indigenous peoples of this land, the oldest continuing cultures in human history. We reflect on their past mistreatment. We reflect in particular on the mistreatment of those who were stolen generations. This blemished chapter in our national history. The time has now come for the nation to turn a new page. A new page in Australia's history by righting the wrongs of the past and so moving forward with confidence to the future. To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and communities, we say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud culture, we say sorry. At kababa ang loob din itong tinanggap ng mga Aborigines. Hindi nalalayo ang naging karanasan ng mga Aborigines sa ating mga katutubo, pero handa nga bang sundan ng Pilipinas ang naging halimbawa ng bansang Australia? Kung sa kakabuti po, no, na humingi sila ng sorry dahil na kumbaga natapakan po nila yung ano ng ating mga tribo, so karapat dapat din na maghingi sila para at least mapag-usapan kung ano ang dapat bigyan ng pansin, no, kung anong nagawa nila sa mga katutubo, so dapat mabigyan po ng kapatawaran. Para sa mga Blaan, mainam ang makatanggap ng sinserong paumanhin, pero mas konkreto umanong pagtanggap ng pamahalaan ng naging kamalian sa nakalipas, teso at pagkakaloob sa kanila ng pinaka-aasam-asam na Certificate of Ancestral Land Title. Mula sa General Santos City, ito ang kwento ng Aguira-Sulanting Clan at ng mga naging karanasan at pakikipagsapalaran ng mga katutubong Pilipino. Welcome to Folly, Take a few kagka Blaan di munan, 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 di kapul Blaan di munan. Nundad nagit malbang bai, bai fangatay kando nifat lato tufagun.